Ito naman, cauliflower siya. In fairness. Wow. Ang sarap. Walang halong etos. Walang halong pambobola. Hi, May! It's your Francis Cadet. Welcome back to my channel. So, ngayon, May, dito tayo ngayon, Besa, Fort of Kochi, dito, Besa, Kerala. That's Southeast Asia, dito, Besa, South of India. Bago ka, Besa, aking channel, don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe ka na lang, nag-upload ako ng video almost every day ng aking journey everywhere in the world. So, ngayon, guys, andito tayo sa South of India para explore yung kanilang pagkain, alamin yung somehow of the history, and syempre, i-experience kung ano man yung pwede natin ma-experience dito. Kung ready ka na, be. Wait lang, i-ready ko sarili ko, ha? Ayan. Mukha pa man dehydrated, hindi na. So, dahil first time ko dito, guys, excited ako. Dito tayo ngayon, guys, sa Fort of Kochi. So, ayan, nakita niyo yung kanilang breakwater dito. Amoy dagat lang naman, huwag kayong mag-alala. So, dahil ready naman na kayo, ready na ako. Let's start this video. Okay, let's start this video. Hi, there! It's you, Francis Gadeer. Welcome back to my channel. Tumatalon yung mga gamit natin, babe. Baka bilang tumalas yung gamit ko dito, babe. So, ayan. Hi, babe! Ulitin natin. It's me, Francis Gadeer. Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon, guys, sa Kerala. Oo, guys. Yun ang pag-pronounce dyan. Ano? Mas natin, Kerala. Kerala. Oo. So, for today's video, babe, samahan nyo ako. Mag-ikot tayo dito. Tingnan natin ano merong makikita dito sa lugar nila. For today's video, be, samahan nyo ako mag-ikot tayo. At syempre, mag-food trip tayo dahil iba yung pagkain dito, be, sa South India. First time ko dito, be. Kanina actually, nag-breakfast ako ng biryani nila. Kiri? Kiri biryani. Hindi ko na na-vlog, pero masarap siya. Dahil nirequest ko na hindi spicy, be. Parang feeling ko yung biryani nila may pagkalasa na chicken curry natin. Oo, sa Pilipinas, ganun medyo lasa niya. Pero tingnan natin kung may mablog ko pa rin siya in some other time. So ngayon, guys, napunta naman tayo sa Fort Kochi. And today, manonood din tayo ng Katakali, ano ba tawag doon sa performance nila. It's like an Indian theater, let's say, ganun. So ayun yung gagawin natin. And pupunta tayo sa Jews Town, sa may synagogue. Meron dito ang town ng mga Udyo before. So, sisilipin din natin yun, guys. I'm so excited na ma-explore itong lugar nila, makita. Napaka-relax, guys. Tinan nyo, tahimik. Wala ka marinig na beep. Oh, tsaka hindi talaga siya, iba yung vibes niya talaga. Hindi siya tulad ng Delhi or ng Mumbai. Iba talaga. Yung vibe nga lang dito, no, parang medyo maraming lubak. I'm St. Francis Church. Oh. The first European church in India. Oh, my name is Francis. St. Francis Church. Yeah, my name Francis also. Can I go inside? Yeah, yeah, yeah. Okay. You living in Philippines? Yeah, Philippines. Yeah. Yeah. You look like another Philippine. No, it's so Philippine. I know. I'll just check inside, okay? Yeah. I leave my water. Yeah. So ito, guys, yung simbahan dito ni St. Francis. Ang kauna-unahang simbahan dito, be, sa India. Oh my God.
My mother will be proud. And guys, dito sa simbahan nila, bawal magsapatos, nakapaa. O, ayan sila, o. Itong simbahan pala, be, ng St. Francis dito, be, sa Kochi is one of the oldest European churches here in India. Binilt pa ito ng mga Portuguese noon, be. Wow. And sinasabi, be, na dito unang hinimlay yung explorer na si Vasco da Gama bago siya maibalik dun sa Portugal. So, ito naman guys, yung one of the oldest European cemetery dito sa India, kung saan mga nilibing dyan yung mga Dutch and British na connected sa fair, sa trading before, sa history. Port Beach, yeah. I will come back here later. I will go back here later. Want to take photo for me? Yeah, sure. So, ito naman guys, yung beach ng Kochi, Port Beach, Kochi. Guys, ikutin natin itong area. Dito na ako ngayon, guys, may bandang Kochi Port Beach. So, hindi ko na mabalahin, hindi naman sobrang ganda, pero for the ambience na parang yes, astabi tayong dagat. At saka ang pagkakalam ko, marami dito ng dumadaong na mga barko, pati mga cruise ship pa ba, na mga nag-iikot sa buong mundo. Well, anyway, before the chika-chika, gutom na din naman na ako eh. So, I think we should eat na. Tara, subukan natin, meron hot night sa unahan, para meron sila para dynamite. Tara, tikman natin yun. Hindi ko pa na-try yun dito sa India. Hindi ko na alam gano'ng kalakas yung putok, ay, yung anghang nung kanila dynamite. Let's go. Medyo maingay guys, yung ingay dito ng kanilang mga pagawaan na sugarcane juice. Hello, kayo. Hello. Maya, what is this? Cauliflower. Ah, cauliflower. Oh. Bayan ik. Pamplit. Yeah. Cauliflower also? What's this? Oh, carrot, dawala. Ah, okay. So, ayan guys, meron itong binili, hindi ko alam kung ano ito. Sana sana guys, may umiinom. So ito guys, tara tikman natin ito kanilang in fairness mo, onion. So kung merong onion rings ba, ito hindi to rings. So yung onion, in fairness, ang sarap niya. Akala ko karne siya. Di ba parang siyang slice ng pork? Ang fairness, ang sarap ng pagkain pala nila dito. Hindi maanghang. Dahil onion siya, manamis na miss siya. Bohot, delicious. Bohot at siya. Ang fairness, ang sarap talaga, promise. Sarap talaga.
Firman din natin yung iba pa. Baya ik plate. One. Yeah, one plate. Hmm. Oh, ito naman guys, next. 'Di ba? Parang ang sarap-sarap niya dahil mukha siyang maanghang naman dahil namumula-mula siya. Pero hindi natin alam kung anong lasa niya. Meron lang ako nakikita mga dahon ng basil, no? Wow. Ito naman guys, tikman natin. Hindi ko alam anong pangalan nito. Pero sometimes may mga tinitikman tayo, hindi naman sila kakilala talaga. Ay, iba pala 'yon. Ito naman, cauliflower siya. In fairness. Pero cauliflower chips. Wow. Ang sarap. Walang halong etos. Walang halong pambobola. Bago ko bumili, pinag-isipan ko na muna siya ng masama. So bumaba yung expectation ko. Pag tingin ko, masarap. In fairness, very good. So yung mga tinignan na dito, puro gulay guys. Cauliflower, sibuyas, talong, patatas. Napaka-healthy. Nakakatuwa. In fairness, alam mo, kaya ang sasabi ko na, dito sa India, napakasarap maging vegetarian kasi hindi sa lasang gulay. Promise. Huwag nyo na lang isipin yung backstory paano siya ginawa. Diba? Tandaan ko na lang guys. Ang sarap. Akala ko, siguro sa unang kagat, isipin mo para siyang, alam mo yung baboy doon sa tokwat baboy? Ganon siya kasi crispy tapos medyo juicy pa. Hello. Thank you. And sugar cane? Sugar cane. Juice, sugar cane. So ito naman guys, yung juice na binili ko. Yung juice nila, merong lime and merong luya. Tapos merong sugar cane. Oh my God, ang refreshing. Nung una, siyempre, PH naman si bakla, tamang hinala. Kala ko hindi ko na magustuhan yung lasa. Sabi ko parang recipe for ano to, diarrhea. Hindi naman, masarap. Masarap naman siya. Hindi naman siya yung parang sasabog yung sikmura ko after. In fairness, masarap. So ngayon, medyo maganda yung ano ha, impression sa akin ng Kerala, ng Kerala. Una, mas relax, mas chilled. Tsaka tinan nyo yung mga tao, hindi naman sila super nagkakagulo. Parang gano'n, parang dead man lang sila, yung parang gano'n. Mas chill. I like it here. Fairness. Ubusan na to guys. I try natin yung kanilang dynamite dito dahil India to eh. Diba? Yung dynamite nila, sabre, pang malakasan to. Ito naman guys, bumila ako ng kanilang parang dynamite. So ayun sa, tira nyo na. Isa na lang binili ko. Sa kanila, yung dynamite nila, masyado makapal yung dough na parang pang tukneneng. Mahina ako sa anghang. Pero ito ba yung walang anghang. In fairness. Kung may kinag-store nila, ayun o, may mga sili-sili. Puro sili. Tapos yung taste neto, may pagkapa-pancake yung texture niya. Naubos ko talaga yung fairness. Ang galing. Wow. Ang sarap, promise. Teka lang guys, bayaran ko lang ito ha. Medyo pangit na yung audio dahil lobot na yung camera, yung microphone ko. Siyempre be, alam mo naman tatang India tayo. Ang kanilang tissue, anong latest? Oh, 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 oh
So ito naman guys pala yung one of the oldest school dito guys, Santa Cruz High School. Ah, okay. Ah, the church. The basilica. The 1505 Eastern by this. Is it open? Yeah, 1505 Eastern by this. And you know, inside painting, the roof and walls painting, make Italian make the painting. It's very beautiful painting also. I can check. Okay. I'll just drink water. So ngayon guys, pupunta naman tayo sa ng basilica. So ito guys, bumili na ako ngayon guys ng samosa chat. Yung kaninang pinakita ko na pinaprepare at tawag naman doon is Dehi Puri. Ayun yung kinain ko nung nandun ako nung nakaraan sa Mumbai. So ito guys, tikman natin yung kanilang street food dito. Sabi ko, para magandang maupo lang muna dito tapos enjoy yung hangin. Yung fairness, hindi naman mabaho yung hangin dito. In fairness. So, para kain tayo. So, ang tanong nyo muna, ano itong samosa chat? So kung hindi nyo maalala be, so, tinabi namin yung video ko na kumain ako itong samosa chat. Meron itong yung para siyang, sabi para empanada na ang laman niya is patatas, chickpeas, gano'n. Tapos nilagyan siya ng, ayan, ng dressing nila. Dami siya. Teka. So, nagkakahalaga siya ng 40 rupees. So, tara guys, tikman muna natin. Habang is chill tayo sa magandang view. Kung nakatawid ito, kasi manamiss na miss to guys dahil meron itong yogurt. Kumbaga, medyo may asim, may anghang, may tamis. Para sa akin, yung mga gitong street food ng India, yung authentic talaga, yung lasa. Parang, Indian talaga na India yung lasa. Kapag naman, nasa India ako. Ganun. Oh.
Meron na pala eh. Medyo maanghang guys ng sobra. Medyo pero sobra ang anghang na ngayon. Kain tayo. Guys, comment na below kayo. Ano pa ba yung Indian food? Kung meron kayong gusto tikman, i-describe nyo sa section, sa comment section kung hindi nyo alam anong tawag. Para malaman ko. Tapos kung pasubukan, subukan ko next time, di ba? Vanilla. So guys, mag-ice cream muna tayo dito. So bumili ako ng ice cream sa harap mismo ng breakwater. Ang mahal na ng ice cream, no? Sa Pilipinas ba ganun din? Parang naiwan ako sa parasyon ng ice cream na ang halaga eh. Tag-limang piso ka lang. So, ito ba tayo ngayon guys? May palak naman. So, magbabayad lang muna tayo dito ng ticket bago tayo pumasok. Obe, alam nyo ba na ang palak? So, ito is mahalagang symbol talaga ng kasaysayan at kultura dito sa Kerala. Dati na rin ito being tinirahan ng mga reyna at mga prinsipe. At dito makikita ang impluensya ng mga tradisyonal na disenyo dito sa Kerala. Bukod sa mga koleksyon nila dito, marami talaga dito being bumibisita para mas makilala pa ang kasaysayan ng kanilang estate. Sa mga exhibit dito, be, makikita kung gaano kabongga ang lifestyle ng mga prinsipe at reyna nila dati. Sabi nila guys, di ba? Ang pahinga is part talaga ng programa. Guys, ang bakla natulog sa gilid. Sa tabi ng air kanina. May maliit na power. I think doon ako kumuha ng adlib. Doon ako kumuha ng adlib or kumuha ko. Sa kumuha ng picture ako doon. Inunanan ko yung bag ko. Natulog ako mga 1 hour. Tapos ngayon guys, ito, papunta naman tayo ngayon sa Juice Town. Parang town ng mga hood ko. Medyo malayo siya dito, mga 2 kilometer. Pwede lang nga rin sana, kaso ayoko maglakad. So, nagtuktok na lang uli ako. Naman guys, maganda naman pala itong Juice Town. Medyo mainit lang guys. Pero tara. Oh, 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 oh
So, naglakad talaga ako, guys, para papunta doon sa church cemetery. Tapos, hindi na ako netong tuktok driver para samahan daw muna siya sa store. Kasi dito, guys, ito ah, it's my 4:30 ko, so alam ko na yung mga tirada nila. Pag ganyan, minsan, dadali ka nila sa mga store. Pag dinala sila sa, pag dinala ka nila sa store, magkakaroon sila ng isang manggas or ng bigas or something mula doon sa store. Pag meron sila dinala ko sa scooter. So, bumili man ako, hindi. Meron sila matatanggap. So, yung iba, na pumunta dito, akala nila scam yun. Scam yun, pag nautupat, bumili ka dyan. Pero kung hindi ka naman bibili, parang kayo mga ka-scam doon sa store para may matanggap sila. So, ako yung sabi ko, sige na lang, tutulungan na lang kita. Basta sabi ko, after na saglit lang tayo, ay, no, no. I was here already earlier. They know me already. They know me already. Let me see. No, not yet, not yet. Wait. I will think. Yeah, I've been here before earlier. Here also. Yeah. No problem. Okay. Either or naman pe, kasi hero pa rin naman ako, so babayaran ko siya. Pag dinala niya ako doon sa pupuntahan ko. Earlier I told him, I will come back. And that's on this one. So kaya na, yung sinasakyan ko din pe, na tour ko dito. Ganun din, so gamit na gamit dyan din ako. Yung ako bilang parang sabi ko sa iba, dahil bag ko. Maybe hindi makina doon ang bigas or somewhat eh, so something eh. Sabi ko, sige go lang. Pero meron naman akong extra time, so carry lang sa akin. Being said, partner, okay? Okay. I'll Okay. Package. Yeah, okay. I'll just thing. Put my garbage in. No problem, take off it. I can... Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Yeah. Ito naman yung tinatawag na katakali o isang tradisyonal na theater or sayaw performance na ginawa pa noong 17th century. Kilala ito dahil sa kanilang mga kulay na costume at masalimuot na makeup na talaga namang be nakakahanga, as in ipag-makeup pa lang nila be, performance na totoo be, as in manonoodin natin sila sa stage habang naglalagay sila ng makeup be. Sa bawat show nila be, ikinikwento nila ang ilang bahagi ng Ramayana at Mahabharata, at sa halip na pagsasalita gumagamit sila ng mga galaw ng katawan at facial expression. Grabe be, mukha pa lang todo na. Isipin niya be, sa bawat artista ay nag-aaral siya ng napakaraming taon para makuha ang tamang galaw at estilo. Bawat galaw at estilo be ay merong karampatang emosyon at dahilan. Kaya naman be, ang mga tao talaga dito ay talagang nag-e-enjoy sa kanilang performance. At isa talaga to be ang tunay na cultural event.
Ah, 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 ah